Hi guys, so today we're gonna do something different. Mag-unbox tayo ng traffic signs, toy traffic signs and road signs. Okay, ito ay nabili ko sa Shopee. Naisipan kong gawin ito para ma-educate ang public sa mga hindi maruruno sa traffic signs. Okay, so tara, buhayin natin. Bili ko ito kay LG TV. Yun yung pangalan niya sa YouTube. Pero iba ang pangalan niya sa Shopee. Mura dito ata. Ewan ko. Limutan ko. Sorry. Link ko na sa description. Okay. Saan tayo magsisimula? Gas pump, traffic cone, unahin natin tong mga silang yung sticker na kasama ganoon guys. Oh, tingnan nyo, isa lang yung sticker pero ang daming traffic signs. Abot kaya? Tignan natin. Okay, ito ang paborito ng mga tao. Ito, pag nakikita nila to, hindi pala kasya yun dun. Teka, tignan lang pala. Ito, paborito tong takbuhan ng mga drivers. Ayan. Traffic light. Paborito tong takbuhan ng mga tao. Alam mo ba ibig sabihin ng traffic light? Mga kulay na ito. Ibig sabihin ng green, go. Ibig sabihin ng yellow, magbagal. Ibig sabihin ng red, stop. Pero dito sa atin, ang ibig sabihin ng yellow or orange, huwag mabilis. Hinahabol kasi nila yung stoplight. Mga salbahing drivers. Yan ang mostly cause ng accident. So, nakita mo na yung yellow, magbagal ka na. Okay. Yung mga bagong stoplight naman ngayon is may mga timer. So, dapat dun palang tansyado mo na kung kailan kayo yun to. Pero advice ko, kung nakita mo yellow, talanganin na, magbagal ka na. Huwag mo nang habulin. Dahil dyan sisimula ang aksidente. Okay. Green is go, yellow is yield, red is stop. Okay, so next, try natin tong U-turn. May numbering pala sa ilalim. Mapapansin nyo ulit. Si U-turn is number 1. Hanapin natin si U-turn. To si U-turn. Twist mo lang. And there. Hindi natin dito para medyo maganda. Yeah. U-turn. Okay. Dito maraming nabibiktima eh. Marami kasing mga U-turn slot na hindi naman talaga U-turn slot. At may mga nakaabang na enforcers. So, meron naman na no U-turn pero mapilit pa rin yung mga tao. Tamad umikot sa malayo. Pinipilit mag U-turn kahit no U-turn. Tinawag isang U-turn kasi pa U, yung liko mo. Isipin mo may center island tapos mag U-turn ka. Sa kabilang direction. So, yun yung U-turn. Okay? So, pag nag-U-turn ka, siguraduhin mo muna na uraan ka sa lubong o walang sasakyan sa gilid mo para iwas aksidente tayo. Okay?
Next natin is no left turn. Okay, si number 2. Number 2 'yun, si number 2. Twist. Sinabing no left turn, bawal kumaliwa. Tama. Pero dahil mga Pilipino nga naman, sinabing no left turn, tamad na naman umikot sa malayo, pipilitin pag nakita ko lang enforcer, mag left turn pa rin yung mga yan. So no left turn, pag sinabing no left turn, bawal kumaliwa. Manap ka na ibang daan, huwag mong ipilit. Okay? No left turn. Next natin. Number 3, bus lane. Dito, suking-suki si ano eh. Si Sir Bong. Sir Bong Nebrija. Dami nagre-reklamo sa kanya. Sa pinatupad ng MMDA na bus lane. Para sa akin, maganda yung bus lane ngayon. Ha? Iwas traffic din. Pero marami pa rin mga pasaway na bumabangga kay Barry. Kailan na ba si Barry? Si Barricade? Daming aksidente noon. Hindi nawawalan sa loob ng isang araw, isang linggo. Kasi marami na tao na pumipilit dumaan sa bus lane. Bus lane, para sa mga bus lang, yun yung pinakagitna ng EDSA ngayon. Okay. So, ang bus lane, para sa bus lang. Minsan na ako nabiktima na ito sa Ayala kasi sinundan ko yung labas ng yellow lane, which is the bus lane. Pero pagdating pala sa Ayala, southbound, eh, yung labas pala ng yellow lane, bus lane na rin. Which is magulo. So, ayun, nahuli ako. Lesson learned, alamin ng kalsada na ano nga dadaanan mo bago bumiyahe. Hindi kaya magbagal ka para matiyagan mo muna kung ano yung tamang daan. Sundan mo yung flow ng traffic para di lang magkamali. Kasi ang mabilis, lagi nagkakamali. O, number 4. Number 4. Wala itong number 4 ah. Ayun, nakita ko yung number 4 pero parang number 7 ata yun. Skip kaya muna natin. Doon tayo sa number 5. Number 5 tayo, which is sharp turn. Oh, ito, another madalas na cause ng accident. Sharp turn. Marami kasi, madalas to sa mga motor eh. Mahilig mag-banking-banking sa mga sharp turn. Ayun, na-miscalculate na yung speed nila sa kurbada, kaya madalas ang aksidente. Nangangain ng linya. So, pag nakita mo to, sharp turn, sharp curb, blind curb, mga ganon, slow down ka na. O, kung di rin man, di naman ganon, well, maintain ka lang sa tamang speed. Huwag madali. Relax lang. Para iwas aksidente. Ayan. Hindi ko mahanap yung number 4 eh. Ito ko number 5 yun eh. Yung number 7 eh. Bale. Try natin tong dali lang. Number 20. Parang kulang-kulang siya guys. Magulo. Siguro 12. Ayun, nakita ko na. 12. Caution. Ito, madalas to ginagamit. Iba kasi, hindi, madalas. Required to ng batas na magkaroon ng triangle warning, early warning device sa mga sasakyan. Required yan. Dapat meron ka yan. So, ginagamit ito pag nasiraan ka.
gitna ng kalsada, ilalagay mo to mga ilang metro bago yung sakyan mo para ma-inform yung mga paparating na sakyan na nasiraan ka, makaiwas sila agad, makaiwas ka sa disgrasya, sa abala at sa traffic. Yan, early warning device or caution sign. Tapos 17, to eh. Hindi sunod-sunod yung mga sticker natin, no? Kasi nahirapan ako hanapin eh. So, para hindi naman kayo mag-antay, di ba? O, next natin, 17, slow down. Ayan, slow down. Slow down. Kasi may humps ahead. Okay. Ito, madalas ginagkaroon ng humps para mapabagal yung takbo ng mga sakyan. Marami na ito sa mga subdivision eh, para maiwasan yung mga hataw ng sakyan kasi maluwag yung kalsada. O di rin naman sa mga populated areas para masigurado na safety at hindi nag-overspeed yung mga sakyan. Diba? Protection to ng mga pedestrian. Madalas to sa mga crossing. Ayan. Slow down. Humps ahead. Humps ahead. Okay. And then turn left. Ito nagagamit naman to minsan sa mga parking. I-direct yung traffic flow. Warning sign siya para i-direct yung traffic flow. Pag nakita kayo ng ganito, sundan niyo yung araw kung saan papunta. Huwag kayong sumalubong o sumalungat. Huwag kayong mag-counter flow. Yung hilig ng mga Pilipino mag-counter flow pag na-traffic eh. Feeling entitled. Huwag kayong gumaya sa mga nag-viral na nag-counter flow. Ayan. Okay. Ano next natin? Road closed. Walang duda, ito yan. Anong number? Anong number guys is 13. Walang nakalagay eh. Ayun, 13. Siyang tunay. Road closed. Ito, madalas ito sa mga construction areas, mga ginagawang kalsada, pero dahil minsan sablay yung mga construction companies, mga contractor, hindi nilalagyan ng ganito, nangyayari mapasok yung mga sasakyan. Minsan kahit basa yung kalsada, basa pa yung simento, nagugulungan kasi walang ganito eh. Hindi kaya nahuhulog sa kanal kasi nga walang signage, kulang sa signage. So pag sinabi na all close, huwag ka nang pumasok, huwag mo nang pilitin. Okay? Para iwas abala. So 19. Is descent. Sinabing descent, pababa. Pag nakita mo itong sign na ito, ibig sabihin, magbagal ka. Lalo na kung mabigat yung dala mo. Magbagal. Kasi pababa. Ito yung madalas na cause na accident sa mga truck drivers. Dahil pababa, hindi sila nag-reduce ng speed. Mabigat yung dala nila, hindi kinakaya ng preno nila. So, ayun. May tamang descent, pababa. Reduce speed. Okay? Lalo na kung heavy yung load mo. Reduce speed.
Next is sidewalk. Sidewalk or pedestrian. Nakalagay dito sidewalk ko. Pedestrian yan. Ibig sabihin, magbagal ka ulit. Bakit puro magbagal na lang yung sinasabi? Kasi yun yung tama. Hindi laging overspeed. Nangangarera ka ba? Gusto mong mangarera, sumali ka sa Diesel Racing Philippines. Ito nila Sir Levy. Diba? Doon mo pakita yung skills mo. Huwag sa public roads. Okay? Meron tayong mga racing circuit. Doon ka mangarera. Diba? Please don't. Ligtas ka. Ligtas lahat. Dahil may fence, may helmet kumpleto sa gear, mga racers doon. Diba? Eh, sa kalsada, anong laban sa'yo ng mga pedestrian pag nabangga mo? So, ayan. Pedestrian. Pedestrian crossing. Yan ang ibig sabihin yan. Magbagal ka pag nakakitaan yan at dahil may mga taong dumadaan. Okay. Stop sign. Napaka-basic naman siguro na ito, diba? Stop sign. Pag ito, hindi mo alam. Ewan ko na lang. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Stop. Hinto. Madalas na ito sa ano? Sa Subic. Sa mga intersection ng Subic. No? Pag nakita mo to sa Subic, first stop, first go. So, bago ka tumawid ng intersection, i-stop ka muna. Full stop. Tapos tingnan mo kung may mga nauna sa'yo. Patawirin mo muna bago ka tumawid. Alternating yon, hindi porke yung nasa unahan mo tumawid na intersection, tatawid ka na din. Hindi, pagtawid doon nasa unahan mo, hinto ka bago ka makatawid na intersection. Patawid mo muna yung nasa ibang lanes bago ka tumawid. Okay, nahuli na rin ako dyan minsan. Ayan. So next is construction ahead. Number 6. Ikaw ba si number 6? Ito nga. Yan. Yan. Yan yung mga kulang madalas sa mga construction sa kalsada. Mga warning signs. Na may construction ahead. Kaya may mga nahuhulog sa imbornal, nahuhulog sa kanal, nagugulungan ng basang semento. Kung di nyo pa napapanood yung mga yan sa YouTube, sa Facebook, ayan, dahil kulang ng mga signage yung mga contractors, mga subcontractors, mga supply, diba ko sa kanila. Okay, ano pa ba ito? Isa pang traffic light, number 7. Okay, maganda yung mga bagong traffic lights ngayon, no? Sana yun na lang yung gamitin, no? Yung may ilaw, may LED timer. Malaking bagay yun. Iwas aksidente pag pa-stop na. So, ayan. Auditing ko. Red means stop. Yellow means slow down. And green means go. Nag-upload ako ng gantong video nun eh. Pamangkin ko nga na 3 years old, alam na yan eh. Tapos yung mga professional drivers, hindi alam yung mga yan. Nakakaya, di ba? Nakakaya kayo guys. Ayan. Okay, then number 8. Oh, ito, ibig sabihin mag-i-split yung daan. Ayan. Madalas to sa mga exit ng expressway or yung mga intersection. Ayan. Dito pumapasok minsan yung left mas left, right mas right. Ayan. Okay. Ngayon, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, sa gitna ka lang. Para iwas huli. Kasi kung nasa kanan ka, tapos dediretso ka, nakalagay
right mas right, tas dumiretso ka, huli ka nun, yari ka ron. Medyo hindi pantay, nako, nadikit ko na. Di bale, sa pinaliwanag ko ah, sabihin yan magsasanga yung daan, pwedeng diretso, pwedeng kakanan. Okay, so kung hindi mo kabisado sa kadadaan, malamang naman sa malamang, minsan dalawa tatlong lane yan, hindi ka sigurado, doon ka sa inner, sa gitna, para madali ka makalabas o makapasok. Huwag ka mag-swerve, delikado yun. Okay? Ano pa ba mga importante dito? Honk. Number 9. Hindi naman gaano importante yan. Pero madalas mo makikita yan sa mga simbahan, ospital, at eskwelahan. Nakalagay, no honking. Pero ewan ko bakit yung sticker is honk. Eh, ang madalas naman nagpapahonk yung mga nag-rally. Sabi nila honk. Diba? Honk if you support us. Yun. Okay. Yung iba dito hindi na importante. May oras. Nalagay natin yung oras. Wala na, yun na lang yun eh. Halos yung iba dito, wala na silbi. O ito, warning, pag may toll gate, kailangan magbagal ka na. Kasi malapit ang destination mo. Ayan. Ito, madalas ko abangan sa expressway. Nangyari, 1 kilometer na lang. Dapat nandun na ako sa rightmost lane kasi mag-exit na ako. Lalo na pag 1 kilometer na lang. 2 kilometers, dapat may pwesto ka na. Lalo na kung mabilis takbo mo. Yan. Okay. Tollgate, 2 kilometers ahead. So, pwesto ka na sa tollgate. Kaya mag-slow down ka na. And, okay. Dali lang. Ito. 11. 11. Maintain distance. Oh, keep space daw, 50 meters. Madalas mo makikita to sa likod ng mga truck eh. Ito siguro pagpapasok ka ng toll gate. Kasi sa toll gate, kung di nyo napapansin, nakalagay doon stop no tailgating, di ba? Ayan yun. Hindi sinusunod ng mga drivers na ngayon yan. Kasi pag nag-iwan sila ng space, masisingitan sila. Tawag yan dati, tutok-tuko. Kino-commercial pa yan dati. Huwag tutok-tuko. Pero ngayon, wala na. Dapat nga may isang kotse laging pagitan eh, sa traffic. Pero di na susunod. Kasi nga, pag nagbigay ka ng space, masisingitan ka. So, ayan. Okay, mga traffic cones na lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat ang traffic cones. Isang traffic light. Ah, dalawang traffic light. Ayan. Dalawang traffic lights. Gas pump. Sakto pala eh. Akala ko lang kulang. Sorry LGTV ah. Nausigahan kita. Akala ko kulang. Sakto lang pala. Sakto lang pala yung stickers. Na-overwhelm ako. So ayan. Ay! Sira. Ang ganda na ng setup natin kanina eh. Pasmado guys. Sorry. Ayan. So... Okay. Balikan ko na, tapusin ko lang itong mga to. Medyo mahirap eh. So ayun guys, nakompleto na rin natin yung mga traffic signs natin, no? So kulang pa yan, marami pa mga traffic signs na hindi natin na-discuss sa video na to. So ayun, sana makakuha pa tayo ng mga ibang traffic signs na pwede natin
i-discuss at i-unbox. Okay. Next video, try natin mag pakita ng sample kung paano ginagawa yung mga rules na yan. Okay. Pero true toys lang kasi hindi tayo pwede pang lumabas ngayon eh. Okay. Keep safe everyone. Drive safely and drive responsibly. Okay. God bless. Bye.